Okay, we're live tonight. Hello, hello, hello. Happy Sunday to all Pinoy Go-Getters. So welcome to our new members sa Pinoy Go-Getters. So right now, we have 319 members. So a while ago, kanina nga pagising ko, ang daming mga nag-request to join our Facebook group. So welcome, welcome everybody. So again, Pinoy Go-Getters is the group or is the Facebook group. It's a group of people, yung mga members natin ngayon, who are very passionate to reach their goals and dreams in life. And for those people nga na mag-tune in ngayong gabi, hello, hello, hello sa inyo dyan. And you can also invite your friends and your family to be part of our group if you want to know more about motivational, inspirational, and online business tips. So I just want to acknowledge all of the members na mag-tune in tonight. Hello, hello to Justine Salas, to Coach Kenneth Madlangbayan. Hello, thank you for tuning in again. To all our members na mag-tune in ngayon. Hello din to Raymond Laurete. You can invite them to watch our live tonight. So our last live video was April 30. So, nung May 1, nagpahinga kasi Labor Day. May pahinga-pahinga pala. But of course, I want kasi na hindi mawala yung passion ko in doing this, diba? So, ayoko mangyari yun ulit. Kaya if there will be a time na kailangan mo talaga mag-pause. And kung sa work man yun, or sa business, or sa pag-aaral, diba? Para hindi mawala yung drive, or yung motivation mo, or yung love mo, or what I mean is your passion mo in doing that thing or kung ano mga expertise or field yan, no? If you feel na kailangan mo muna mag-pause, diba, at magpahinga, so you are free to do it. So, nagbabalik tayo ngayon, no? So, it's Sunday. So, kamusta kayo lahat dyan? And you can tell me and please do comment kung saan kayo nanonood ngayon. If nasa bahay man kayo, nasa kapitbahay nyo kayo, no? Kung nasa ibang bansa or nandito sa Pinas. So, please do comment. And let's see if live na tayo sa Facebook group. I think I can share this also to my team. Okay, let me check. Okay. Okay, live na tayo ngayon. So as you can see in our caption, in our title, no, our topic for tonight is what's the importance of having a business coach or a business mentor? And I know all of the members right now are thinking, nung una na nagkamaroon ako ng live video is ano ba yung business na pwede kong gawin? Or if ever nagtatrabaho ka, di ba magtatanong ka paano ka mapopromote sa trabaho? Or paano ka magiging successful sa isang business na pinasukan mo, right? So ano bang importansya? Anong importance of having a mentor or a coach? But before that, I just want to know kung sino may mga small businesses right now, yung mga nag-tune in or nanonood ngayon, or meron ka din ba ngayong mentor or coach na tumutulong din sa'yo? Because maybe you can also help our members in our group, no? Kung halimbawa may mga ganun din sila or nandun din sila sa ganun field, like may business sila. So please do comment kung meron ka ding mentor or coach right now na pwede mong ma-share. Because right now, I'm very proud to share kung sino man yung coach or mentor ko na nag-guide sa akin ngayon kasi I'm a newbie in this kind of field, in this kind of expertise. And because of them, na-reach ko to ngayon. If baguhan ka dito, no? If hindi mo pa ako kilala, again, I'm a former flight attendant before. And na-try ko na rin mag-business while I'm flying. And may mga mentors din ako noon before. And kaya nagkamaroon din ng result, no? Kahit maliit lang, lalo na pa nagsisimula ka pa lang sa, dahil baguhan ka pa nga lang. Sobrang important niya kasi hindi ka na paligoy-ligoy pa. Hindi ka na yung mamimili pa kasi alam na nila kung saan ka dapat pumunta. For example, may mga choices, no? May apat na pinto na kailangan mong pasukan. So, A, B, C, D. And if ever mag-isa ka lang, tas hindi mo alam kung saan ka papasok, tas wala kang mentor or coach, mahihirapan ka, di ba? Tas ang gagawin mo, iisa-isahin mo pa para malaman mo kung alin ba dun yung mag-fit sa'yo. Or ano ba yung strategy, or tactics, or tips na kailangan mong sundin or gawin, di ba? Pag halimbawa mag-isa ka lang. So right now, pag-uusapan natin, bakit nga ba mahalaga to have a business coach or a business mentor? Okay? So right now, I would like to acknowledge again, all of our members are now tuning in, no? So, to Coach, nakaka-good vibes. Hello, Coach! Thank you! I would like to acknowledge Ronnie Light Abante,
Raymond Laureta. Hello, Raymond from Ilocos Norte. Nakaka-excite naman. Yes! Tulin Castillo Panopio. Hello to my kababayan. You're watching. I know you're in Dubai nga ba ngayon, Lynn. To Tita Heart de Guzman Mondala. Hello! To my teammate, Christopher Prado. Hello for watching. I know you're from Occidental Mindoro, right? Okay, so again, if you're watching this, you can invite your friends and your relatives to watch and to be part of the Pinoy Go-Getter for more motivational, inspirational, and online business tips. Okay, so let's start. I have Codigo here. Of course, pinag-aralan ko din siya at in-assess ko rin at nag-reflect din ako ano bang naitulong sa akin ng business coach ko or ng business mentor ko. Lalo na ngayon, nakaka-office ako lang noong March 16, 2020, when the enhanced home quarantine started, no? And then, hindi na pa naman ako ganong kumikita ng malaki. But of course, dun ko nasabi na it's very effective. It's very effective and it's very helpful to have a business coach or a business mentor. Number one reason is, or number one importance is, they are the one who will motivate you and they will give you advice kung ano yung dapat mong gawin sa negosyo mo. At tutulungan ka rin niya bakit kailangan mo magsimula sa negosyo. Diba? Lalo na sa sitwasyon natin ngayon here in the Philippines, there are a lot of people who are asking, what do I need to do to make my day productive? Lalo na ngayon na nasa bahay ka lang. Diba? And if ever mag-start ka sa isang online business, mag-start ka sa isang negosyo, anong dapat mong simulan? Sila ang magtuturo sa'yo. Diba? Natutunan ko rin na kahit nanggaling ako sa isang negosyo din before that I started na mag-business din years ago, no? Natutunan ko din na kahit may alam na rin ako before, kailangan may attitude ka na rin na may tinatawag silang acne na dapat hindi ganun yung mindset mo. Parang alam ko na yan. Kasi marami ka pa rin matututunan. You need to have an empty cup so that a lot of learnings na magigain mo, no, magsistick siya sa mind mo. Kasi if you will have the attitude of, yun nga, yung acne, yung alam ko na yan, wala ka matutunan, hindi ka makapag-move forward. Kasi nakastick pa rin sa mind mo na parang ang nangyayari, na-overpower mo yung coach mo or yung mentor mo. Ang mangyayari, parang mas magaling naman ako sa mentor ko eh. So, hindi ka ganun makapag-move forward kasi mabigat yung feeling mo. Kaya nga mayroon tayong mentor or coach because sila yung talagang magbibigay ng step-by-step yung specific na dapat mong gawin. So, number one, again, they are the one who will motivate and give you advice. The step-by-step procedure that you need to do if you will start an online business. Okay? Okay, number two is, sila yung magtitrain din sa'yo. Diba? Ang maganda nun is, hindi ka nag-start sa isang business para lang maging successful sa online business na papasukin mo. But of course, ang matutulong yan is marami kang matututunan na hindi siya makukuha ng iba. Kumbaga parang natutunan mong maging patient, natutunan mong maging confident, natutunan mong humarap sa tao, natutunan mong makipag-usap ng tama sa tao, matututunan mo ring mag-handle ng rejection, which magsistick lang siya sa sarili mo. Kumbaga, maishishare mo siya sa ibang tao, pero nag-grow ka because of the training na kinoconduct nila. Ibig sabihin nun is nag-i-improve ka, nag-grow ka as an individual, not as a person lang na halimbawa dahil nga before nagtatrabaho ka, but nagle-level up ka. So yun yung nakakatulong sa akin right now. Kasi I have the attitude of being a procrastinator, overthinker, worrier, na pag halimbawa na-reject ka, di ba? Kasi marami, di ba pag sa business, marami mag-i-inquire. And then after that, pag nasabi mo na kung ano yung mga in-offer mo, magtatanong lang, tas di naman pala kukuha. May mga ganong experiences. But of course, if you have a coach, if you have a mentor, di ba? Sila yung mag-a-advise sa'yo na how you will handle that rejection. And natutunan ko din, ng lahat ng rejection na yon, ang equivalent niyan is maraming yes in the future. Ibig sabihin nun, if dumating man sa point na maging coach ka rin, maging mentor ka rin, at least may kikwento ka na experience mo, na story mo kung paano mo siya na-handle. Kasi kung halimbawa sa negosyo, naging madali lang yon para sa'yo,
parang yung story mo hindi siya ka-inspire. Lagi nating tatandaan na every struggle, every challenges, every problems that we face right now, that will be that will help us our story to be meaningful, 'di ba? To be mas nakaka-inspire sa ibang tao. Dahil nga we are meant to have problems kasi. We are meant to have or to face challenges ano in our lives, and it's our responsibility how we will handle it, diba? So yun yung pinakamaganda rin or isa sa mga importansya why do we need to have a business mentor or business coach. And lastly, ito yung pinaka nagustuhan ko, sila yung makakatulong din sa iyo para ma-discover mo yung potential mo, yung ability mo na or yung skill mo mai-improve. Kasi before mapapansin mo, ay hindi ko pala kayang makipag-usap sa ibang tao, hindi ako magaling sa sales. But because may mentor ka at may coach ka, tutulungan ka nila na yung weaker point mo or yung weak points mo or yung tinatawag nating mga weaknesses mo, mako-convert into a strength. Kasi tutulungan ka nilang ma-abot mo yon. Not because para magbago ka, but that change is an example nang you are changing for a better or mag-change ka dahil para naman yun sa'yo, para sa kabubuti mo, para sa success ng business mo. So, ibig sabihin, kung may mga hindrances kung bakit hindi tayo makapag-start, may hindrances kung bakit hindi tayo nagiging successful sa isang bagay na pinasok natin or sa business, sa pag-aaral or sa work, may reason din yan. Kasi nakakatulong siya talaga na may mga taong nagumagabay sa'yo, no? May mga mentors at coaches na gumagabay sa'yo, nag-lift up sa'yo na ikaw lang kasi ang nagsasabi na hindi mo kaya. Ikaw lang ang nagsasabi na hindi mo kayang gawin yung bagay na yun kasi nga hindi mo nakasanayan. Pero if you have the willingness in your heart, in your mind, that you tell yourself, okay, basta I'm coachable, matututunan ko yan. Sabi nga nila, hindi naman kasi talaga tayo pinanganak na marunong agad maglakad. Diba? So may mga ganong kwento na it's the same here. Na nasasabi lang natin na it's very hard for us kasi bago nga. Because our mind is programmed to be an employee, right? If tapos kung magbe-business ka, mahirap talaga yung transition from an employee to a businesswoman or to a businessman, diba? So kaya it's a number one struggle for us. Kaya kailangan na magkameron talaga ng business coach and business mentor. At isa pa, meron din kasabihan na we don't need to be great to start, diba? We just need to start to be great. So ibig sabihin, pag nagsimula ka, di naman kailangan magaling ka agad. Basta marunong ka nga or gusto mong matuto, may willingness ka nga na magpa-train ka, diba? Lahat ng yan matututunan mo. It's the same nung bata pa tayo. Ngayon kasi medyo malaki na tayo eh. Kaya parang nasasabi natin, ang hirap ng, alam mo yun, mahirap ng mag-aral ulit, mahirap ng makinig na ulit sa iba, kung program ka na nga talaga nung bata ka pa eh. Kaya nga meron tayong tinatawag na yung subconscious mind natin, di ba? Yun yung nagko-contradict sa conscious mind natin. Nung bata pa tayo, yung one, nasabi ko na rin to sa last live video ko, nung 1 year old to 8 years old daw tayo, kung ano yung mga naranasan natin at nakikita natin sa palipaligid, yun na din yung parang papaniwalaan natin hanggang sa mag 9 years old tayo, 10 years old tayo, 11 years old na tayo, ayan. So kung ano yung mga natutunan mo at nakikita mo nun, yun na rin yung gagawin mo ng ilang years. Pero magbabago lang yon if binabago mo rin yung mga pinakikisamahan mong tao. Sabi nga nila, if lagi ka nakikisama sa mga, bawa gusto mo mag-business, tapos nakikisama ka sa hindi nagbe-business, so mahihirapan ka talaga. Kaya if you want to be successful in a specific expertise, in a specific field, kailangan dun ka ni nagtatanong sa successful na. Kaya ganun din yung ginawa ko. Kaya for example, if you want to be a great manager in your company, you need to ask something and to ask advice for those people na manager na sa company na yun, diba? So it's the same. Kumbaga,
lahat ng gusto nating marating sa buhay, kailangan ng pinagtatanungan mo yung nakarating na or naging successful na. We don't need to listen to those people na wala namang narating sa gusto mong marating. Okay? So, kasi yun ang number one na nagiging reason bakit daw hindi nagiging successful sa isang bagay na gusto mong simulan. Yun din yung natutunan ko. Dumating din ako sa point na I started to do an online business, but because marami din akong kaibigan or marami din akong mga kasama na hindi nag-online business, parang natalo ako, nasabihan ako na huwag ka naman ganyan kasi hindi naman stable yan. So pag nakinig nga ako sa kanila, so parang naniwala na ako na hindi siya totoo. But kung ang papakisamahan mo at tatanungan mo is yung successful na sa negosyo, magiging katulad mo sila. Okay, so if you want to be successful in a specific field or expertise, you need to ask for those people who are already successful. So dun lang tayo lagi magtatanong. So those are the importance of having a business coach and business mentor. So let me know nga sa inyo na mga nanonood ngayon. Wow, ang daming mga nagko-comment. Maybe I can acknowledge first before I continue, right? Okay. Hello to Jake Barantes. Hello to my teammate, Jake from Summer Leyte. To Lynn, yes, from Dubai. To Tita Lloyd Acomia de Guzman, galing-galing mo naman. Thank you, Tita. To Rix Lazarus, hello. Thank you for tuning in. To Tita Heart, hello for the greeting, watching you now. Real go-getter ka na. Yes, Tita. Miss you, Ate Rochelle. Ganda. Ooh, thank you. Hello, Tita Heart. Hello, thanks for greeting with your perseverance to your chosen craft. I believe you are already on top, just like when you are on top of your flight again. Real go-getter. Hello, Tita. Thank you for accepting my invite to be part of Pinoy Go-Getter. So again, so those are the importance of having a business coach and a business mentor. Kung hindi man sa negosyo yan, again, kung nagtatrabaho ka, if you want to be promoted, tatanungan mo yung mga nakarating na. Right? Kasi sila yung may alam na eh. Sila na yung alam na nila yung mga pinagdaanan nila, di ba? Even if you want to be a great basketball player, it's very important to have a coach, right? Sa sports, right? If you want to be a great singer, a great dancer, of course, kailangan mo na magaling na choreographer or coach, di ba? Or mentor for that. So, in anything, in any expertise talaga, or any opportunity na papasukan mo, kailangan talaga na may trainer, or may coach ka, or may mentor ka. That's why I want to shout out my business coaches, who are also a former flight attendant before, and they are now full-time doing this online business. So shout out to my coach, Coach Otzimenez, and Coach Ray. I hope you're watching this, or you can watch this replay. So please let me know if nakapanood po kayo, or nanonood po kayo, and I know lagi kayong nandyan to support me. So maraming salamat. And for all of my team, Go-Getters, hello, thank you for watching. And sa mga bago po sa na members dito sa ating Facebook group, sa Pinoy Go-Getters, again, you are free to share all your experiences. Depende din po sa topic natin. Kasi hindi natin alam, baka marami din po tayong matulungan, di ba? Na may mga problems din when it comes to, na same din ang experience nyo. So again, I would like to thank everybody who are now na naging member na at na sumama sa live video natin ngayon, and rest assured that you will continue to share motivational, inspirational, and online business tips. And if you want to connect with me, and may mga katanungan din po kayo regarding our topic tonight and then sa mga previous na naging live videos natin, you can connect and visit my official Facebook account and my Facebook page, Rochelle Velasco. And you can also follow me in my Instagram account. I also have my TikTok video, no, wherein I made videos, entertaining videos, which is my way of sharing motivational and online business tips. And you can also subscribe on my YouTube channel. Again, sa mga kapanood pa nito ng replay, please do comment replay, and free na free kayong mag-comment ng mga experiences nyo regarding if may mga naging mentors din kayo before at kung paano sila nakatulong sa inyo. And again, this is RC Velasco wishing you all a happy, healthy, and a prosperous life. Thank you, everybody. Have a good night.